Welcome back guys sa part 2 ng ating video regarding paano mag-wiring ng mini driving light. So, ipakita ko lang sa inyo yung finished product natin. Tapos, yung pinaka-content natin is yung actual wiring. So, yan yung low. Dilaw. Tag-high tayo. White siya. Tapos, ang trigger nitong isang dual color ay kailangan naka-high to, tapos naka-low to. So, yan. Nakaset sa low. Low. Tapos, pag hinay natin yung ilaw dito, yan, dual. Pwede pa rin natin siyang gamitin as pass light. Diba? Good day mga guys. Continuous tayo. Part 2 ng video natin kung paano mag-wiring ng mini driving light. So kung napanood nyo yung ating part 1, diniscuss ko tong diagram kung paano mag-wiring ng version 1 and version 2 ng mini driving light. So pakita ko lang ulit ang ating mga kailangan. So for this vlog, ang aking i-wiring is mini driving light na version 2. So, ulitin ko lang ang kaibahan ng version 2 sa version 1. Walang combination na ilaw yung version 1. Kasi itong version 2, umiilaw na to ng sabay. So, meron ka pang isang trigger bukod sa high and low. Meron kang trigger para sa combination ng yellow and white. So, ito yung kaibahan niya sa pinakabalas ng ating mini driving light. 4 wire yung version 2 versus version 1 naman is 3 wire lang. So, ito yung para sa ground, yung black. Ito yung para sa white LED. Color coded na yan. Ito yung para sa yellow LED. Yung red naman, ulitin ko, pag version 1, wala tong red na to. Version 2, combination. Ito yung output para sa combination. Pero, syempre, may technique naman yan pang kung version 1 yung ilaw mo, kaya din naman ng electrician gawing version 2 yun. Nasa wiring lang naman yan. Pero hindi yun yung topic natin ngayon, kaya hindi ko na yun i-discuss. So, ito yung mga kailangan natin. Meron akong tatlong pirasong relay. Socket, syempre. Domino switch na two-way. Meron yun para sa control natin ng high and low. Meron tayong fuse. Pwede na yung 15 ampere. Automotive wire. Nasa inyo na kung anong color yung available. Siyempre, shrinkable tube. So, hindi ko na isasama sa video yung soldering iron tsaka yung LED. So, given na yun pag nag-wiring tayo. So, tara, samahan niyo ako. Actual tayo, guys. Kung hindi mo pa napanood yung video natin, version 1, panoorin mo na. So, guys, in-skip ko na yung pagbaklas ng mga cowling. Then, na-install ko na rin yung ating switch sa side mirror, clip-on. So, ito yung wire ng ating switch. So, pagsamasamahin natin yung tatlong relay. So, ulitin natin guys, yung relay 1 is para sa low, relay 2 is para sa high, then yung relay 3 is para sa combination. So, pagsamasamahin natin yung tatlong 85 pin ng tatlong relay, para yan sa ground. So, gagawin natin siyang common ground. So, bali dito yung ginamit natin na ground wire. Nagdagdag ako ng white.
Kasi ilalagyan din natin ng ground yung ating mini driving light kung natatandaan nyo yung wiring diagram natin. So, ang gagawin natin is pagsasama-samahin natin lahat ng connected sa ground. Pero mamaya na natin yung ikakabit sa later part. So, ayan. Tatlong 85 pin. I-solder natin para secure yung kanyang connection. Tapos lagyan natin ng shrinkable tube. Mag-move naman tayo dito sa domino switch. So meron siyang 3 wire, yung blue. So ito dinagdagan ko na lang din ng isang blue kasi ito yung common. So kailangan natin tong itap sa light brown ng ating motor or yung accessory wire. So dinugtungan ko lang siya para mamaya sa later part papakita natin kung saan natin siya itatap. So i-secure natin, inangin natin, tapos lagyan natin ng shrinkable tube. By the way, pag Yamaha yung accessory wire is light brown, pag Honda naman is black, tapos pag Suzuki naman orange. Then, hindi ko na alam yung sa Kawasaki, pero yung mga China brand na motor, mostly is naka-pattern yan sa Honda. So, ngayon, i-coconnect naman natin yung relay ng relay 1 para sa low. Ilalagay natin dun sa switch na low. So, ito yung magiging trigger ng low beam. Connected siya sa brown wire ng domino switch. So, yung black ng domino switch, yun naman yung magiging trigger para sa high beam. So, nagdidepende kasi yan kung paano nyo imamount yung switch. Yun sa akin kasi, nakabit ko siya sa right side. So, nakabaligtad yung switch. Siguro kung nasa left side dyan, is magkakapalit naman yung low beam tsaka high beam. So, depende yan sa positioning ng switch namin. So ayan, after nating hinangin, balutin na natin ng shrinkable tube para secure at ma-insulation na maayos. So isunod naman natin sa relay 2, yung para sa high beam. So yung 86 pin, i-coconnect natin sa switch natin sa high. O dun sa black wire ng domino switch. So ayan, connect na natin. So ulitin lang natin guys, yung ginamit natin na ground, 85 pin. Yung ginamit natin para sa trigger is yung 86. Yung number 13 na pin is para sa power source. Then yung 87, yun yung magiging output. Na-discuss ko na ito sa part 1, pero baka kasi merong magtanong ulit kung bakit ba tayo gumagamit ng relay. So, ginagamitan natin ng relay guys is para maiwasan natin yung voltage drop dun sa mismong accessory wire or dun sa ignition wire natin. Kasi ang gagamitin natin sa accessory wire is para lang sa trigger. So, walang dagdag na resistance or load. Tapos, yung mismong source ng ating project o ng ating additional load is manggagaling na mismo sa battery. So, yun yung sagot doon, kaya wala nang voltage drop kahit na magbusina ka, magsindi ka ng headlight, hindi hihina yung install mo kasi hindi siya, sila sharing ng power source. So wala namang kasing load yung ating relay. O mahinang mahina lang. Sunod na natin yung 86 pin ng pangatlong relay or yung combination na relay. So ikakabit naman natin yan doon sa high beam ng headlight. So para sa mga katulad ko ng motor, Mio Soul ay 125 po. Yellow yung wire para sa headlight. So makikita nyo naman siya, medyo mataba yung wire niya. Compare nyo dun sa ibang wire dun sa combination switch. So yun sa akin, sinolder ko, pero pwede nyo naman yun iipit na lang sa mismong connector niya. So, para sa mga naka Yamaha, Aerox, Mio, NMAX, halos pare-parehas po yan ng mga wiring, color coding. So, isa lang naman yan.
So yung positioning din ng mga wires nandiyan na rin halos. So ito na yung huling 86 na pin yung ating third relay para sa combination. So dito na natin ilalagay. So yan, connect natin tapos hinang, then shrinkable tube ulit. So tapos na natin yung tatlong trigger para sa high, low and combination na switch. So dito yung nabili ko na socket ng isang relay ko is 2-wire yung sa output niya. O yung sa 87 niya is 2-wire. So gagamitin ko kasi yung isang 87 or yung output ng low beam, siya yung gagawin kong power source nung third relay or sa combination. Kasi ang gagawin natin na requirement is pagka naka-on yung low beam ng domino tapos nag-set ka ng high beam ng headlight switch o yung regular switch, sakalang iilaw yung combo. So para yon pasok sa LTO requirements na may on-off pa rin yung mini driving light mo o naka-separate siya na switch. So yun, pag yun yung pinaka requirements niya, dapat naka-low beam muna yung domino tapos pag nag-high ka ng switch saka iilaw yung combo. So pag naka-off yung ating domino switch, kahit mag-set ka ng high and low dun sa stack na switch mo yung sa high and low, is hindi matitrigger yung ating mini driving light kasi yung requirements nga natin is dapat naka-low beam muna siya. Kasi yun yung nagsusupply sa kanya ng power, yung low beam. So continue naman tayo sa power source o yung number 30 nung relay 1 and 2, yung para sa low at high beam. So yung power source niyan is directly sa battery, pero syempre dadaan mo na yan ng fuse. So pagsasamahin natin sila tapos i-connect natin yung fuse. Tapos syempre i-secure natin yan ng insulation tube or yung shrinkable tube. So kailangan i-secure natin lahat ng mga ating hinang kasi baka nadikit yan sa ground, magkukos pa ng sunog ng ating motor. So pagdating kasi sa wiring talaga, kailangan pulido yung mga gawa. So dagdag ingat. So yung pagbabalot ng electrical tape sa mga wire is additional safety sa ating project kasi aftermarket yung wire. Hindi natin alam kung lumulutong yung goma niyan. Yan, tapos nilagyan ko ng I-terminal yung kabilang side ng fuse. Ayan yung kukonek sa positive ng ating battery. So malapit nang matapos yung ating installation. So nakumpleto na natin lahat yung trigger at saka yung source ng power. So ang kulang na lang dyan is yung ground tsaka yung mismong mini driving light. So kung makikita nyo, ayan yung tatlong 87 o yung tatlong output ng ating relay. So ayan yung blue na yan is yung para sa low beam. Then yung sa pangalawang relay is para sa high beam. Then yung sa third relay is para sa combination ng ilaw o yung white and yellow. So isunod naman natin install yung pinakabalas ng ating mini driving light. Sorry guys na wala yung actual na installation ko, yung paghinang ko dun sa ground wire, yung black. Ayan yung common ground nila. Kininik ko siya dun sa white na dinagdag natin kanina dun sa, kung maalala nyo, yun yung unang-una natin na hininang, yung 85 pin nung tatlong relay. So yun sila, tapos nilagyan ko na siya ng I-connector para idudugtong sa ground o dun sa negative ng ating battery. Proceed na tayo sa installation. Nilagyan ko na ng shrinkable tube yung tatlong output o yung tatlong 87. So inuna natin yung relay 1 para sa low beam. So ang ginamit natin na low beam dito is yung yellow o yung yellow LED.
So pinagsama ko yung dalawang yellow dun sa balas, then i-connect natin yan sa 87 ng relay 1. So ayan, na hinang na natin, then ikakabit na natin yung shrinkable tube. So naka-ready na lahat yan. Bago natin hinangin guys, dapat nakaabang yung shrinkable tube. So yan, tapos ine-next na rin natin ikabit yung para sa yellow LED and para sa combination na LED. So sorry guys, ang nasabi ko kanina sa preparation is yung white is yung para sa white LED. So nagkamali ako, red wire pala yon. Then yung white wire is para sa combination na LED. So ikabit na natin tong red para sa second relay. Then yung white para sa third relay, or dun para sa combination. Then hinangin natin, then shrinkable tube. So guys, halos nasa 90% na yung ating project. Hinangin na lang natin tong high beam tsaka yung combination light. Then secure natin yung insulation. Then syempre yung pinakamahirap na part is kung paano mo ipupesto yung mga kinabit mo na relay. So medyo masikip lang kasi yung room ng ating motor. So secure na lang natin ng cable tie. Tapos i-organize na lang natin yung mga wire. Balutin na lang natin yan ng mga electrical tape. So yan, pwesto na natin. So pwede na rin natin itap yung positive para sa battery. Then nag-iisang kulang na lang natin is yung accessory wire para dun sa continuous ng ating domino switch. Kung naalala nyo kanina sa pinakaunang part ng video is yung nagdagdag tayo ng blue wire dun sa domino switch, which is i-connect natin sa light brown or yung sa accessory wire. So hindi under yung trigger natin pag wala yun. Ikabit na rin natin tong negative. So kung naalala nyo nung umpisa guys, ito yung idinugtong natin doon sa domain switch, yung nagdagdag tayo ng blue wire. Yun kasi yung common ng ating switch, which is kailangan natin siyang idugtong sa accessory or doon sa ignition. So alam naman natin na pag nag-on tayo ng ignition is naka-open yung mga headlight low beam, pwede siyang i-connect doon, pwede rin siya doon sa park light o yung katabi ng mga signal lights natin. So doon ko na lang siya inipit sa mismong park light, tapos sinuksok ko na lang ulit yung socket niya. Yan, para pag on ng ignition, magkakasupply na yung ating domino switch. So suksok lang, tapos pwede nyo na lang i-organize yung mga wire pagkatapos. So ito na yung ating mini driving light, pwede nating testingin. So ang kagandahan sa project natin guys, nakita nyo wala tayong in-strip na wire kahit isa. Puro lang tayo dagdag sa socket. So pag mga marurunong na electrician, ayaw talaga nilang nagbabalat sa stock na harness, para safety pa rin in case na gusto mo magtanggal ng accessories. So guys, syempre after ng installation, itest natin yan kung working na ba, kung wala bang maluwag sa ating mga kinonek. So yan, pwede na nating ibalik yung mga cowling natin guys, tapos pakita ko sa inyo yung output. So guys, nakabit na natin. Then yung bracket nga pala is DIY ko lang yan. So kompleto kasi tayo ng gamit pati pang welding. So sariling gawa para matimbay talaga. Then yan, testing na natin. Yan yung low beam. Then high beam ng domino. Then low beam. Para yun yung requirements natin para sa combo na ilaw. Yan.
set tayo ng high dun sa combination switch para matrigger yung combo. So para makumpleto yung ating experience, kailangan nating ipakita yung output natin sa gabi para naman mas ma-enjoy nyo guys. So pakita lang natin yung ating mini driving light. So yun yung regular na low, yan naman yung high beam, regular yan. Regular na low beam. So set natin yung low beam ng ating mini driving light. Yan. Set naman natin sa high. Yan. Taas. Low. Tapos yung trigger ng combination na itong version 2, itong sa high beam. So pag sinilet natin yung high beam, yan, combination yan. So ang lalabas sa mini driving light natin is yellow and white. So yan, pag tinanggal ko yung high beam, may iwan yung yellow. So ang kagandahan din dito, pag sinet natin sa high beam, then kung gusto natin patayin yung mini driving light natin, is i-turn off lang natin yung switch. Yan. So patay na yung mini driving light. So wala tayong violation sa LTO. Sa selection naman ng color, kung ano yung gagawin yung low or high, kayo na yung bahalang mag-decide dun guys. So sa akin kasi, ako yung driver na hindi masyadong gumagamit ng high beam. Ako kasing maging yellow yung ambience ko, lalo na pagka maulan. Kasi dyan mo siya gagamitin talaga, or yung sobrang dilim ng paligid eh. So gagamitin mo lang naman yung high pagka wala kang kasulubong, yung open lang talaga yung area sa mga probinsya or sa mga sobrang dilim talaga na lugar, yung mag-isa ka lang. So yun. So guys, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa ating topic ngayon. So subscribe lang kayo, tapos pindutin mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga post natin. So marami pa tayong tatalakayin na DIY tsaka mga tutorial sa mga susunod nating mga videos. So maraming salamat guys.